Sobra po. Nakakaiyak to. Pag ano ka, pag mamasbay ka talaga, naku, pag mga abot sa nanay talaga. Grabe, ang galing ni Bar. Alam na po ako, tiya. Bueno, sasamahan na kita sa labas. Ang hirap dati, no, kasi kahit 7 years siyang nawala, o hindi sila nakita, bawal sila mag-hug or mag-kiss. Lagi niyang oh my gosh. Nalikas sa tamad talaga ang mga Indio. Kaya't sila yung naghihirap. No, sir, mali kayo. Amigo. Sabay pa talaga sila. Anong alam mo? Ah, ha? Babae? So pareho nga sila ng marami, ano dito. Sir. Hello guys, good morning. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapanood ng Maria Clara Ibarra dyan at gusto nyo manood, tara, sabay tayong panoorin to. Nakaka-excite na lalo yung mga nangyayari. Kumanta si Maria Clara sa last episode na napanood natin. Napakaganda ng boses niya. Gagawa tayo ng solo reaction dun after nito. And then, ano pa bang naalala ko? Uuwi yata si Ibarra sa San Diego. Ewan ko lang kung isasama niya si Klay doon, malamang sasama niya kasi si Klay ngayon ay parang katulong na niya minsan pinagpapanggap niyang pinsan. Inaabangan din yung confrontation ni Ibarra at ni Padre Damaso. Ngayon pang alam ni Ibarra na si Padre Damaso ang isa sa mga dahilan or major na dahilan bakit namatay yung tatay niya sa kulungan. Inaabangan din natin yung paglabas ni Sisa dito sa teleserye na to. Excited na ako guys. So without further ado, let's go check this out. Ready, 1, 2, 3. Gusto ko talaga yung song na to. So ang ganda ng boses na Julie dito. Hayaan mong bigyan muna kita ng isang babala, Gino. Ngayong nagbalik ka na, ibig kong lalo mong pakaingatan ng lahat ng iyong ikikilos. Mahirap kalaban ng mga fraile, senyor. Alam na alam ng ama mo yan. Narito na inihintay mo, Iha. May pababalahan, no? Halika, pumarik ka rito. Kita pa lang na sila. Sana kung alam nyo kung saan dinala yung babaeng muntik ng kalimutan. Ito si Klay. Busy si Klay. Alam ko na kung ano ang naganap sa akin ama. Kaya pala masama ang pakikitungo sa akin ni Padre Davos. Dahil siya pala ang nangira. Salamat kay Tiniente. At lalong nagdiin sa akin ama. Saan ho nakalibing ang aking ama? Umuwi ka sa San Diego. Doon ka magtanong sa matandang indyo nyo. Lalabas na si Maria Clara. Grabe tong scene na to. Maria. Ang galing ni Dennis Clara. Dito. As in, ano siya? Sabik na, alam mo yon, kuwang-kuwa niya yung emosyon doon. Bukang maganda yan. Maria, nag-moment sila dalawa. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung ano nangyari sa akin 7 taong pagkawala? Batid kong marami ka ng bansang napasyalan. At higit na kay Rami ng taong iyong mga nakilala at sa mga taong iyong nakakausap. Naalala mo po ba ako? Lalo na't patid kong maraming maririkit na kababaihan doon sa Europa. Marami? Oo. Ngunit maaari ko bang malimot ang pinakamarikit sa lahat ng mga dalaga? Paano kita malilimot? Grabe yung ano nila dati, no? Kung kasama ko tuwi na ang iyong alaala. Salitaan nila. At ang iyong napakatamis na tinig. Parang, parang tumutula sila pa nagsasalita. Lalo na, gawa na ang lalim ng ano nila. Noon ako'y nag-iisa. Yung mga words nila. Maria, kahit hindi kita nakasama, ang iyong wangis ay palagi ko pa rin nakikita sa mga ulap ng bansang aking nararating. Katulad ng isang lugar sa Italia, napakaliwalas ng langit. Natili nang umusap sa akin kagaya ng iyong mga mata. Baka ako pa, Sinta, ang nalimutan mo na. Parati ka na sa isipan ko, mahal. Kahit na palaging sinasabi ng ninong na kasalanan daw ang isip-isipin nila.
Si ngunit patid Damson lamang yan, ha. Makailang ulit ko na rin binabasa-basa ang iyong mga liham. Nang sa gayon ay maramdaman ko na kailanman ay hindi mo ako nilisan. Gaano kahalaga sa'yo ang iyong nino? Kasing halaga ni Papa. Nakarating nga sa akin na nagkaroon daw kayo ng alita. Mabigat ang loob sa akin ng kura. Intindihin mo na lamang siya, mahal ko. Matanda na ang ninong. Kaya medyo bugnotin na. Hindi nilang alam na yung ninong niya ano talaga. Masama yung budhi. Ang busy naman itong si Klay. At pinuntahan talaga yung ano babae, yung ano, yung babaeng bayaran ba yun? Kawawa naman. Baka may tatanong siya or something. Magandang araw po, ate. Magandang araw din po, Mistisa de Sangre. Mistisa de Sangre. Tinggit po ng pag-asa sa inyong pagdanaw sa akin. Alam mo ba na may nakilala ko? Ang galing nung babae mag-acting, yung nakakulong. Na nakahula ng naghanap sa inyo ni Ninong? Hinahanap din siya hindi ni Malapa. Hindi ka maniniwala, ngunit si nahulaan niya na mag-aaway kayo at magkakaroon ng gulo sa pagtitipon. Kamangha-mangha. Dahil mayroon din ako nakilalang babae na... Senyor Ibarra! Isang tao lang talaga yun. Ipagpaumanhin ninyo, senyor. Pero may dumating na sundo na galing sa Fonda de Lala. Naroon at nagkiintay daw ang matalik mong kaibigan. Oo nga pala, nakalimutan ko. Nang dahil sa'yo, nakalimutan ko na meron akong pananagutan. Pananagutan talaga ang lalim. Kailangan kong umuwi sa aming bayan ngayon din. Kailangan kong dalawin at tingnan ang bangkay ng papa. Buhay ko siyang umuwi. Hindi pa pala nakikita yung tatay niya. At ngayon, gusto ko siyang makita kahit yung mauna. Kung gano'n na hindi na kita mapipigilan ka, mag-iingat ka. Salamat. Magpapaalam na po ako, tiya. Bueno, sasamahan na kita sa labas. Ang hirap dati, no, kasi kahit 7 years siyang nawala, o hindi sila nakita, bawal sila mag-hug or mag-kiss. Kasi nga, hindi siya kaya-aya dati. So, ayun, umiyak na naman si Maria Clara tuloy. Parang feeling niya siguro kasi hindi siya... Mawalang galang na po. Nabibigyan ng time. Paano kaya siya makakalayay? Kahit 7 years na sila may nabibigyan. May piyansa na ho ba sa panahong to? Ay, super concerned. Kung meron, si magkano po? Clay dito. Talagang 80 piseta, senyorita. 80 piseta. Wala ko kung ganung halaga, Mistisa de Sangre. Maaari rin bayaran ng piyansa katumbas ng halaga, gaya ng iyong hikaw, na malamang ay gawa sa ginto. Isa nanay niya yun. Regalo to sa akin ng mama ko eh. Pasensya na. Kami na nababalik ako. Maghanap ako ng tulog. Baka naalala niyo yung nanay niya kasi pero makikiusap po ako sa inyo, huwag na niyo po siyang sasaktan. Kaya naawa siya sa babae. Paumanhin, amigo. Amigo. Wait, dumalaw pa ako kay Maria Clara. Sinasabi ko na nga ba? Oh, bueno. Kunin mo ng mga gamit mo at kailangan na nating bumiyahe pa San Diego. Nasusunod. Umalis naman nila umalis. Ngunit, mayroon pa akong isang kasama. Quién es?
amigo. Naalala mo ba yung tita ni Sanglay? Naawa ako sa kanya, kaya tinanggap ko siya bilang utusan. Miss Tita ni Sanglay. Siya ay aking nakita kanina sa plaza. At tila siya ay may hinihintay. So parang yung S tsaka Z, ang sound dati, I mean ang sound sa Spanish, parang TH. Anong ginagawa mo dito? May hinihintay ka pa ba? Kailangan na natin magbalik sa Fonda de Lala para kumuha ng mga gamit dahil maglalakbay na tayo pauwi ng San Diego. Pauwi ng San Diego? Ang haba ng mga sentences before, no? Gawa ng ang formal na. Sa Laguna. Doon nakatira si Ibarra at doon ka na rin maninirahan. Laguna? Layo na lang. Lalo hindi ko makikita si Mr. Torres kung nandun ako. Inaabangan na pala si Mr. Torres dito. Sir, pasensya na kayo ha. Hindi ako makakasama sa inyo dun eh. Baka meron na lang po kayong kakilala na taga dito na naghahanap ng mamamasukan. I-recommendan nyo na lang po ako. Ayoko po kasing malayo sa lugar na to. Kung gayon ay pwede siguro kitang ipasok sa tahanan ng aking novia. Kay Maria Clara po. Oh, yan siya kala, ano? Maria Clara. Dadalhin ko sa mental, no? May sinasabi ka, binibigay? Takot siya doon. Dadalhin siya sa mental. Halaka. Sige po, sasabi ano lang po sa inyo. Kung gano'n ay halina kayo. Na-excite pa naman ako kung doon siya. Kasi diba, ibang ano naman, ibang... Magkita na lang po tayo sa hotel. May dadaan na lang po ako saglit. Bakit? Saan ka pa roon pa? Basta po, makita na lang po tayo sa hotel. Hanapin niya si ano? Mahirap hanapin yung si Prof. Parang sumusulpot lang yun pag kinakailangan. Like, di ba nung last, dahil mapapahamak siya, kaya sumulpot yung si Professor. Naku, mahirapan ka niyan, Clay. Dapat makachismis ka na lang kasi yun yung kasunduan, di ba? Pag nalaman mo na yung mga mangyayari, babalik ka sa ano. Ay! Alam, bumalik siya dun sa kulungan. Hindi niya matiis. Ano nagbagong isip niyo, senyorita? Wala, binigay niya yung ano niya, earrings niya. Mukhang hindi na ako makakabalik pa dito. Wala, ang bait ni Clay. Pakawalan niyo na po ba siya agad? Taurum? Palayayan. Salamat po. Ala, napakabait ni Clay, no? Gagi, naiyak ako dun. Sa nanay niya yun eh, yung ano, yung Hikaw na yun. Naiyak ako. Ang galing ni ano, Barbie, grabe. Ala, nasundan siya ni ano, Ibarra. Sinundan siya kasi nakakapagtaka nga na baka may gagawin siya kung ano. Nasundan siya. So nalaman yung ginawa niya. Amigo, saan ka na naman nagtungo? Patawad, amigo. Tayo na. Bueno, sige na. Sumakayin na kayo at bibigyan lang ako ng pasalubo. Clay, no? Hintay muna, binibining. Ilahad mo ang mga palad mo at may bibigay ako sa'yo. Ano po, sir? Basta't sundin mo na lamang, binibining. Wala siyang ka-ide-ideya. Oh, sinuli yung ano niya. Ikaw niya. Paano niyo po na? Mabuti kang tao, ibig ni Maria Clara at mawain sa kapwa. Lalo na dun sa pobreng babae at tinulungan siya makalaya gamit ng iyong mga hikaw. Alam kong subos na mahalaga sa'yo. Nakakaiyak, Gagi. Tugunan niya na. Yung hikaw mo na yun ang debo mo pa. Siyempre, inaalagaan ko pa rin. Regalo mo.
Ang galing ni Manalyn. Sobra po. Nakakaiyak to. Pag ano ka, pag mamasboy ka talaga, naku. Pag mga abot sa nanay talaga. Grabe, ang galing ni Bar. Ano nga po pala nangyari dun sa babae nung binawi niyo to? Concern talaga siya. No? Inilitan ko ng salapi ang iyong mga hikaw at... Oo, kaya naman yun ni Ibarra kahit papano. May pera naman sa iyo. Pwede naman kasing gawin ni Klay yun na parang humingi ng tulong kay Ibarra pero hindi niya ginawa. Hala! Hala! Jesus Mario, Sef! Yung mga marites, automatic chismis yun. Hala ka, baka umabot kay ano, kay Maria Clara. Madasalin si Maria Clara, no? So parang sa episode na to, mas lumalabas yung mga katangian nila. Like, ngayon ko lang nalaman din na si Clay pala ay maawain at mabuting tao in general, alam mo yun. Tapos si Maria Clara din, dalagang yeah. Pilipina na paladasal. Uwi na ako kasi sa San Diego si Ibarra pa pa nagpaalam na ho siya sa akin. Ano bang ikapapanglaw mo? Eh di ba't nagbabakasyon ko kayo ng tiya mo sa San Diego? Ayun, timing. Tumahan ka na, ha? Yung tiya ko sa'yo. Oo, na-mention nga pala nung ano, magkikita kayo doon ang tatay niya na magbabakasyon sila. Pero kailan ho pa? Grabe yung luha ni Chibi doon. Ay, bukas. Kung ibig mo. Basta makuha mo lang lahat ng mga gamit mo sa biyaterio. Ha? Tana. Oh, di ba? Makikita na kayo sa San Diego. Paumanhin mga hermanas. Sabis lamang natuwa ang aking kapatid sa napakagandang balitang sinabi sa kanya. Pinsan lang dati, di ba? Agad akong niyak. Kapatid lang pala. Mga marites! Nagigil kayo. Sir, usapan natin pinsan mo ko, di ba? O bakit ngayon kapatid mo? Upgrade? Hindi masag magyakap ang mga magkapatid. Para mas kapanipaniwala. Hindi dapat yung mayakap sa isang lalaki. Okay lang yung kapatid. Hindi mo hindi mo kaano-ano. Pasensya na po. Grabe yung mga ano dati, no? Pati yung mga lalaki, yung maano sila. Lang habang 2022. May respeto din sila sa mga. May binubuyo ka naman. Wala. Magdarasal ako. Para nga siya nasisaraan ng bait ko kasi bubulong-bulong siya. At nagdasal din ako na sana talaga Klay na lang ang itawag niyo sa akin. Kasi ayoko talaga naririnig yung pangalan. Pangalan talaga ng nobya niya, huwag kang malito. Maraming salamat po ulit sa pagsauli sa akin ng ikaw ko. I'll change that. Napakabait nyo nga talaga. Ah. Ibang-iba kayo sa mga lalaking nakilala. Hala. Hoy! May something doon. Nakatching na chika yung mga yan. Bakit yung nagtatawanan? Kesta pa saan doon? Walang anuman ito, amigo. Halika na. Medyo nagkakagaanan na sila ng loob, no? Kahit pa paano. Saan nga pala ang iyong kutsero, amigo? Amigo, hindi tayo makakarating ng San Diego kung gagamitin natin ang uugod-ugod naming kutsero. Kaya ito, tinakas ko ng aming kalesa mula sa kanya. Hindi ba magagalit ang iyong familia? At kakayanin mo ba magmaneho familia hanggang sa San Diego? Hindi ba 7 taong kang nawala dito, amigo? Marami na akong mga panibagong kaalaman na hindi ko pa na ipapamala sa'yo. Agayan ito. Sumakay ka na, amigo. Bueno. Yung bueno, actually, ginagamit pa rin hanggang ngayon eh. Lalo ng mga matatanda. Di ba? Ang ganda talaga ng lugar. Sa Ilocos Sur daw to eh. Si Maria. Ang dami nilang mga santo. Ano siya, religyosa talaga siya at madasal. Kaya palagi siya. Bakit mo sinindihan? Para saan yan? Utos ho ito ni Papa. Sabi niya eh, magsindiro ako ng mga kandila para sa mahal na po ang San Roque.
Mahal na po ang sagot. Ito mga patro na mga manlalakbay. Ah, for kay traveling. San Rafael, para sa ligtas na biyahe ni Crisostomo pa San Diego. Pati na rin ang Nuestra Senora de la Paz, buen viaje. Es verdad, iha. Natitiyak kong pangangalagaan ng mga santa ang paglalakbay ni Ibarra. Lalo tigit napakarami ng mga tulisanes sa daan. Tulisanes? Hindi yata ako makakatulog ngayong gabi. Grabe yung pag-aalala niya kay Ibarra. Huwag ganun. Pagdasal ka ng mataimtim at natitiyak kong talagang titinggin ito ng langit. At pagkatapos nun eh, aalis tayo pa Biaterio. Biaterio, yun yung ano niya, school niya. Kukunin yung mga gamit nito. School and dormitory yata yun eh, for girls. Pagdasalin na talaga si Maria Clara. Ang ganda ng episode na to kasi yun nga, pinapakita yung mga deeper na traits nila sa karakter nila. Para ma-establish talaga yung mga karakter. Buenos dias, Padre Sibila. Ang galing ni Anang Buenos dias. Jesuso Imara estaba aquí antes, Padre. Acaba de irse. Le estaba buscando a usted. Por qué? Hindi binanggit ni Senyor Ibarra ang kanyang pakay, subalit palagay ko ito'y ukol sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ako natatakot kay Crisostomo Ibarra. Baka matulad pa ang kanyang kapalaran sa kanyang ama kung ididilat niya ang kanyang mga mata at kakalabanin niya ako. Crisostomo Ibarra es un hijo de diablo. Demonyo pala ang ibig sabihin ng diablo. Sa pagkakalam ko dati, akala ko yung Diablo is parang monsters, ganun. Devil pala talaga yun or ano, demonyo. Napag-utusan lamang kami. Sa, ano? Dalawang taon na hindi napagbayad. Batid niyong ito yung may kaparusahan. Paumanhin, Ginoo. Umaasa po kami sa aking aanihin. Ngunit bumagyo po kailan lang. Kaya nabulok po lahat ng aanihin. Hindi ko nasuriranin yun! Wala kami may mababayad na tribo to. Batid kasi nyo kayo sila sa polo-iservisyo. Polo-iservisyo. Kaya sabi ko sa inyo, wala kayo pambayad, ito na ang magiging kabayaran. Huwag po, Ginoo! Ah! Huwag po! Alasan mo na yan. Huwag niyo pumukunin ang ani ka na po! Hindi na po kayo maaari. Bawa po kayo. Huwag po! Grabe. Bawa lalo silang malulugmok sa hirap nun kasi lang silang kalabaw. Apektado si Ibarra, no? Nakita niya eh. Ang ganda ng lugar, grabe. Nag-alam mo na sila. Smoking break. Pagmula ng pagdating ko, ay pawang pagdurusa lamang ng mga maliliit na tao ang aking nasaksihan. Wala talagang pagbabago ang Las Filipinas, amigo. Amigo, ingat ang maibang marinig sa'yo. Ayaw natin ka pumapahamak sa mga prayle. Kahit po doon sa pinanggalingan ko, ganun din. Yung mga may hirap, lalong maghihirap. Yung mayaman, mas yung mayaman. Eh, ganun talaga. Si... Mas masipag at mas matalino ang mga mayayaman. Kaya hindi pa silang yung mayaman eh, hindi ba? Tamang hindi isang lahat. Prayle sa palagi niyang sinasabi na likas sa tamad talaga ang mga Indio. Kaya't sila yung naghihirap. No, sir, mali kayo. Amigo. Sabay pa talaga sila. Anong alam mo? Ah, ha? Babae? So pareho nga sila ng ano dito. Sir. Unang-una, hindi ng prinsipyo ako tamad. Sa buhay. Nag-aaral ako sa umaga. Sa Biaterio? Hindi mo yata nabanggit sa akin yan. Biaterio. Hindi halata nag-aaral ka sa Biaterio. Bini-bini. Hindi pa ako tapos. But parang nainis na ako at sa karakter nitong matal na kaibigan ni Iba. Alam ko na ang trabaho niya, amigo. Isa siyang mujer libre. Halo? Pasmado yung bunganga! Nagigigil ako.
Ba't naging ganyan yung karakter niya? Parang naging kontrabida siya dito. Pero I'm with Klay and Ibarra. Hindi tamad ang mga pobre. Napanganak lang talaga yung mga karamihan sa kanila na mahirap at mahirap talaga yung buhay. Grabe, ang bilis ng oras. Oh my gosh, nagigigil ako doon kay ano? Sino ba yon? Yung kaibigan ni Ibarra. Ay na. Bukas to. Doon sa anak ng Erehe at Pilibustero na si Crisostomo Ibarra. Ang galing umarte nung Father Damas. Ngunit bakit kayo lumikha ng napakagandang dilag? Obsessed siya kay Maria Clara. Napitin na ho kayo ng isang salita. Babawiin niyo. Hala, pinigilan ni Padre Damas. Uy, paglakbay ni Maria Clara. Kaya binibining, Clay, simulan mo na magdasal upang may ligtas ang ating paglalakbay. Marahil mas mabuti siguro mapahamak na lamang si Crisostomo sa kanyang paglalakbay kaysa matikman niya ang puot sa kanya ni Padre Damas. Oh my gosh, kinikilabutan ako. Mga tulisan nga. Oh my gosh! Sabi na, parang magsisimula na yung parang manggigigil tayong lahat. Alam mo yung nakaka-excite pero at the same time nakakatakot dahil baka, ay nako, ano yung mangyari talaga dito. Grabe, patindi yung kwento, guys! Ay nako, so ano ba na-establish natin today? Yung mga karakter at katangian ng mga artista natin dito sa mga roles nila, na-establish na kahit papano. And alam na natin na may paparating na mga dilubyo. Oh my gosh, kinakabahan talaga ako, guys. And ayun, thank you so much for staying here. Kung umabot ka sa part na to, maraming salamat. And kung gusto mong manood ulit bukas, kasama ako. Kung natitiis mo yung mga daldal ko dito, salamat. And kita-kits tayo bukas ulit. So there you go, guys. Thank you so much for watching. And I hope to see all of you in my next videos. Bye! Stop. Mm-hmm.